Magandang gabi. Dito ko naman ipagpatuloy yung part 4 ng aking talambuhay. Yung kung paano kami nagkahiwalay ng asawa ko, ex ko. So ayun nga, kung sino-sino ang natatawagan ko na malapit sa kanila doon sa lugar nila para ako para kumuha ng mga info about sa kanila kung ano na yung pinaggagawa nila doon. Tapos ayun. Nakatatlong beses yata nang palit niyan si Babo Moneran ng SIM. Pero nakukuha ko pa rin. Yun. Dinadakdakan ko nang dinadakdakan sa mensahe kung ano-ano rin nang pinagsasabi ko eh. Tapos ayun. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na ano yung parang balak na nung asawa kong mamanhikan doon sa ano. Doon, dyan nga si Babo Moneran. Tapos ayun, mamanhikan nga sila. Tapos, pero biglang tumawag yung nagka-misunderstanding sila nung tihulin ko. Na nalaman nila na kasal na pala yung asawa ko. Yung ex ko dyan sa asawa niya ngayon. Dyan sa third wife niya. Tapos ito, tumawag yung tiyuli ko sa akin na nagkatampa naman nung time na yun ay nagluluto ako. Yung ano ba? Yung nagluluto ba ako ng ano, kanin? Pati ba naman magluluto ng kanin? Kailangan ko pa sabihin. Pero yung ano, kasi nagluluto ako nung time na yun kasi yung pagbukas ko nung kanin, yung, eh siya naman ano, pagsabi ng tiyon ko, kasi ako yung tiyon ko, kausap ko yung tiyuhin ko, habang na ano naggagawa ko ng kanin, nagluluto. Tapos yun sinabi niya na, alam mo ba sabi niya na yung asawa may kasal na. Tapos bigla akong pagbukas ko nung ganun, yung nabigla ako, yung init ng kanin napunta dito sa kamay ko, nasunog ako. Siyempre, iyak ako ng iyak. Nang nalaman ko, siyempre masakit sa akin yun eh. Nabigla mo malalaman na yung asawa may kasal na pala. So ayun, wala pa naman akong kaload-load noon. Tinawagan ko yung mga kaibigan ko. Ewan ko kung sino ba yung nagbigay sa akin yung load ko ng load. 750 pesos lang ng na load yung time na yun kasi wala pang ano. Wala pa yata yung Anli. Wala rin yung wala pang Facebook ng time na yun. Kasi kung nagkataon talaga na may Facebook ng time na yun, baka ano, trending na sila dito sa FB. Sa galit ko sa kanila nung time na yun. Kaya ayun, tinawagan ko yung ex-benant ko, yung father-in-law ko. Kung kinumpirma ko nga kung totoo ba yun, nakasal na yung ex ko dyan sa third wife niya. Pero sabi naman niya, hindi pa naman kasal, pero balak. Kasi nga, ilang beses na silang tatay ni Babo Moneran mag-complain doon sa ano sa kagawad na pinapasok daw nung ex ko yung third wife niya sa bahay. Pasensya na, pero yun talaga ang totoo. Sinasabi ko lang dito sa ano, kahit pa huwag kayong nagagalit kung ito ba'y mapapanood mo. Wala naman siguro problema kung nasasabi ko kung paano naging kayo kasi kayo rin naman nagkatuluyan. Kaya wala naman siguro masama kung masabi ko yung buong detalye. Hindi naman siguro ako makakasuhan kasi kayo naman eh. Wala naman siguro problema yun. Kaya ayun. Kwento ko pala yung kung ano yung nangyayari sa akin dito nung time na kayo nagpapasarap, nagmamahalan. Samantalang ako, muntik na ako may balik sa agency gawa doon sa yung na-stress ako. Tapos nagkataon na galit ako doon sa ex-husband ko. Eh yung alaga kong dalaga na ngayon, yung third na alaga ko. Nagkataon na yung umiiyak.
nasa CR. Papaupuin ko. Ayaw mo umupo dun sa may ano, sa bowl. Tapos, bigla akong binagsak. Eto, dinidetalye ko lang kung ano talaga yung naging provision niya sa akin ng time na nagpapasarap yung ex ko at saka yung ano, nagmamahalan. Samantalang ako dito, stress na stress. Ay, binagsak ko yung alaga ko. Yung pala, sa galit ko dun sa kanila na hindi ko may palabas-labas kasi nandito nga ako sa ibang bansa ng time na yun. Hindi ko pala alam nang pagbagsak ko nung ala sa alaga ko dun sa ano. Ano ba yun? Sa bowl ba yun? Ano yung tawag dyan na lang? Yung matakas sa baguruan ng Tagalog, hindi ko na alam. Basta yun na yun. Bowl ba yun? Yung sa bowl nung tayan. Ayun. Tapos binagsak ko yung alaga ko. Hindi ko alam na nasa likod ko pala yung amo ko. Kaya yun, nag-away kami. Kung ano yung sasabi sa iyak ko, yung parang nabablanko na ba ako ng time na yun. Marami pa yung muntik na akong maibalik sa agency ng time na yun. Pero nun, sa awa naman ng mahal na ala, naayos din naman yung time na yun. Tapos yung tinawagan ko yung benan ko na huwag muna silang ikasal. Kailangan ko munang umuwi. Hintay muna, kasi sinabi naman nila hindi kasal, sinabi ng ex-father-in-law ko na hindi pa sila kasal pero papunta na sila sa ganun kasi wala nang ano ba, hindi na sila makakaiwas kasi yung dalawa nagmamahalan na talaga. So ayun, nagbaalam ako sa nanay ko nung maayos yung hindi ko naman sila idadetalye kung ano na yung ano ko dito, pero talagang malaki yung naging teorisyon nila sa akin. Pero yun mo, wala akong naipon. Naipon dalaman lang kahit na ano man tayo kayo. Pagsagsagan nung kami nung asawa ko na naglololo ko. Kasi naubos ko talaga yung puro load. Kasi doon ko lang may papalabas yung sama ng loob ko. Ayaw kong kim-kimin kasi yung ano. Pinayagan ako ng amo na umuwi. Mga October po yun, no? Basta October 2009. Umuwi ako sa Pinas. Para ayusin nga yung mga problema ko. Tapos ayun. Nung nasa airport pa lang ako. Ayun, nung nasa airport na ako, ano, may tinawagan akong relatives nila na tinanong ko kung ano na ba talaga yung ano nangyayari ngayon. Tapos yun, sinabi nga nila na tapos na pala mamanhikan yung ex ko doon sa third wife niya. Tapos ayun, wala na ako para kung binagsakan ng ano, langit. Kasi nagulat talaga ako kasi hindi ko naman talaga in-expect na yung pag-uwi ko tapos na yung engage. Kasi sinabi ko dun sa father-in-law ko na hintayin mo na ako. Pero ayun, hindi na pala ako nahintay. Kasi nung uwi ko ng time na yun, paglapag ko ng airport, siya naman pala nilang pamamanhikan. Eh, para ba yung hinabol nila yung hindi ko na madadatnan na ganun. Para siguro wala na akong magagawa kasi na-engage na eh. So, ayun. Iyak ako ng iyak sa airport. Pinagtitinginan na ako ng mga tao doon pero wala akong pakialam. Basta mailabas ko lang yung sama ng loob ko. May nagtatanong din. Pero sinasabi ko naman talaga kung ano yung totoo. Yung ganun. Tapos, yun, nagpasundo na ako doon sa relatives nila. Umuwi ako ng Taguig, 3 days pa bago ako na ano. Kasi gusto ko talaga yung, hindi ako connecting flight, pero gusto ko talagang umuwi ng time na yun. Yung parang bibili ako ng ticket, pero napakamahal ng ticket ng time na yun. Eh, konti lang yung pera kong nadala. Kaya yun, naghintay ako ng 3 hours.
araw bago naka-flight ulit papuntang Mindanao. Kaya ayun, tatlong araw ako nag-stay sa Taguig. Kung doon din sa bahay kung saan kami nagkakilala ng ex ko. Nung flight ko na, ayun yung pala yung laging tumatawag yung asawa ko. Akala siguro niya na doon pa ako uuwi sa kanya nung time na yun, pero hindi na ako uuwi sa kanya. Dumiretso na ako sa pamilya ko. Kaya yun, tawag siya ng tawag sa akin, pero minumura ko rin siya na kung ano rin masasakit na salita yung naririnig niya sa akin para nang mailabas ko yung sama ng loob ko. Tapos yun, umuwi nga ako, dumiretso na ako sa pamilya ko, hindi na sa kanila. Tapos may haka-haka pa nga doon na sinabi ng nanay ko na ewan ko kung saan yung narinig na yung asawa ko. Yung ex ko daw ang susunod sa akin. Sabi daw ng nanay ko na yun naman pala, yung asawa rin naman pala niya yung susunod sa kanya. Bakit pa magpapasundo sa atin? Hindi ko sa nanay ko. Hindi na, hindi ko naman ako dito rin. Hindi ako magpapasundo sa kanya. Ayan yun. Nagtapang-tapangan ako sa harap ng pamilya ko. Pero hindi nila alam na durog na yung puso ko. Kumbaga. Yung minsan nakikita nila nga ako umiiyak eh. Yung time na yun. Tapos yung dumating nga ako sa amin, tumatawag din yung asawa ko. Palaging tawag yung asawa ko sa akin. Na siguro, umaasa siguro na ako payag ako magdalawaan, pero hindi na talaga ako pumayag. Tapos ayun. Tawag siya ng tawag sa akin, pero dahil sa sama ng loob at sa kagalit, yun, lagi ko siyang sinasabihin ng kung ano-ano. Tapos nakapagbitid pa nga ako ng masasakit na salita sa kanya. Yan na, siguro, ngayon ko lang. Basta lang nasabi ko talaga na sa kanila na hindi na rin matanggap ng asawa ko na parang nakapagsabi ako ng parang naisumpa ko ba sila na sana hindi sila mabubuhayan ng anak habang buhay at saka maghihirap sila habang buhay. Kasama ng loob ko. Ewan ko. Tumalabay yan. Yung sumpang nabitawan ko ng panahon na mga galit na galit ako sa kanila. Nasabi ko yung mga ganong bagay. Kasi sa galit ko sa kanila nung time na yun. Tuwing umaga, umiiyak ako. Minsan, narinig din ng pamilya ko. Pero pinapabayaan na rin nila ako.